I believe I can fly. I believe I can touch the sky. So sa kain po tayo po sa kain ng kalabaw. Ako tayo na yung para may magandang buhay tayo ngayong umagang ito. Punta tayo dun sa may una-unahan. Mamayang konti sa kain tayo ng kalabaw para sa ating pag-aakot ng niyog. Ginagawa mo. Tika, samahan niyo akong sumakay sa pag-aakot ng niyog para maganda yung buhay natin. Ah, to laglag kong laglag to. Wala akong pake. Okay, may kalabaw mga kaibigan. Ano itong kalabaw to? Babae, lalaki. Samahan tingin sa akin, no? Oh no! Nandiyan, babae, lalaki? Babae po siya. Ah, babae, kaya pala samahan tingin sa akin. Si babae. Bow! Okay na okay yung ganito. Ano po? Bow! Ano yan, shoggingin na umi, dahil ano? Pagod na yata masyado yan. Pagod na po yan. Hindi po sa kayo kalabaw niyan. Hindi po sa kayo niyan. Pagmulang laman siya. Yan po yung kalabaw na babae, medyo siya, medyo matura siya. Hindi pa nasakyan yung kalabaw na yan, kaya nakakatakot, medyo hindi ko alam. Tinakbo ako kanina, muti ko na ulo, buti na expert ako sa mathematics. Alam kong kumpitin yung gravity, law of gravity, tapos yung speed, velocity, kaya hindi ako ganong nahulog kanina. Pero gusto kong subukan ng part 2 nito, kasi ako hindi ako sumusuko sa mga laban eh. Kailangan masubukan ko talaga to para maging maganda yung ating tiyatawag na wheel of power. Yung ating, kailangan bas, if there's a wheel, there's a way. So gagawin ko ngayon sumakay ng kalabaw. Bahala na kung anong gagawin ko dito. Basta sasakay ako ng kalabaw. Pipilitin ko sumakay ng kalabaw. Para maganda yung ating challenge ngayong umagang ito.
mga kaibigan, ang hirap maging isang mangungupras, no? Tapos yung pinaka-challenging po dito yung ating pagsakay ng kalabaw. Kanina, muntik ako nahulog kanina. Buti nilang, expert ako sa mathematics. So ngayon po, ating pong susubukan ulit yung sumakay ng kalabaw. Pari sabi nila yung kalabaw ng daon to, hindi daw ganong nasasakyan. Uy, ano yun? Baka ahas yun. Yan po yung buhay ng mga mangungupras. Buhay namin to dito. Mag-akot lang ng konting nyog. Ito nga yung advantage na minyugan ka sa lupa mo eh. Pag minyugan ka sa lupa mo, pag wala kang pera, pwede kang mag-operas lang. Tapos, mag-operas mo, ito yung tapahan. Ay, yung tapahan na yan. Konting pausok lang. Pera na. Kaya nakasimple yung buhay dito. Gusto kong magkaroon ng koprasan. Kaya simula ngayon eh, nakita ko itong ganito. Pagsweldo ko siguro, baka bibili ako ng mga nyog. Tapos papatubuin ko. Para gagawin kong ano, nyugan. Hindi yung pala madaling sumakay ng kalabaw, magko-operas, ganyan. Kailangan talagang timing. Kasi bala kong sakay yung kalabaw sana na pangalawang beses. Kaso nga lang talagang maestro pala lang talagang yung kalabaw na yun. Talagang hindi nagpapasakay ng tao sa likod. Kaya ho, ayoko nang itry. Baka kasi ano eh, doon tayo mahulog sa may sungay ng kalabaw. Tapos maging ano tayo, yung barbecue sa may sungay ng kalabaw. Tapos habang nakatusok yung chamo sa may sungay ng kalabaw, yung kalabaw biglang gumagano'ng ganun. Wala mangyayari. Delikado yung ganun. Malakalak ang pera ko. Ano, alis na po kami. Panibagong hakot na naman to. Hanggat maraming nahakot na mga kopras na mga nyog, kailangan namin gawin itong paghakot na nyog. Yan sila. Nagsawa na sa akin kalabaw. Parang yung kalabaw, parang ano sa akin, parang mailap eh. Nasama ang tingin sa akin, parang sabi siguro, sino itong bakulaw na ito na sumasakay-sakay sa akin sa likod? Sa buong buhay ko nga, hindi ako nasakyan. Itong bakulaw ito na kulay dilaw. Nasakay yung likod ko. Di ba parang... Kaya yung kalabaw medyo galit sa akin eh. Last na lang yan? Wala na? Ay, meron pa pala. Okay mga kaibigan, so ngayon tapos na po yung ating pagkakot na nyog, pagsakay sa kalabaw kunwari, sabay na hulog, pagdadrive ng kalabaw,
Ngayon po, since na pagod po tayo, mayroon tayong mga pamatid uhaw para sa atin dito. Pamatid uhaw to. Hindi tubig, syempre lalong hindi soft drinks, hindi alak. Alam nyo mga guys, malaking bagay sa tao yung kalabaw. Kasi ito yung ating pambansang hayop. So kung ito, medyo pagod na nga lang siya. Tinutok sa akin, nakabila akong upakan to. Kita mo, oh. Talagang galit sa akin mga kaibigan eh. Galit sa akin itong kalabaw, talagang upakan lang ako ng kalabaw na to. Oh, baka biglang pumirik. Pero malaking bagay siya. Malaking bagay itong kalabaw na to sa mga Pilipino, sa mga magasakan ating mga kaibigan. Kaso nga lang, pagod na siya yan, oh. Yung katawan niya medyo mainit na. Kailangan tumbuhusan ng tubig na mainit. Ay, malamig. Pag mainit din naging ato, naging ato karabif, no? Pag mainit na tubig yung ibuso nito, naging karabif. So kailangan malamig to para ma-cool down yung kanyang katawan. Yung asong itong kulit eh. Pag yung tali daw, ito hilahin pakaliwa yung tali. Yung kalawa daw, bandang kaliwa, liliko siya ng kaliwa. Pag ito hilahin ng pag yung pitikin pa kanan, yung kalawa daw liliko pa kanan. Sinubukan ko lang yun eh. Actually, hindi ako marunong gano'ng mag-drive ng kalabaw. Kaso nga lang, biglaan lang. Kasi parang sa may cowboy ba, yung style ng kabayo, cowboy. Kanina sila, kanina yung kalabaw. Medyo nagulat yata yun. Nagulat. Kasi first time mo nakita yung kalabaw na yun. Tapos, pagsakay ko sa likod niya, biglang tumakbo, nagulat. Yung pala, nalaman ko sa ano sa may-ari na yung kalabaw na yun. Medyo hindi pala ano, talagang hindi talaga nagpapasakay sa likod. Kaya nagulat siya. Kaya yun ang balita ngayon. So maganda yung ating vlogs. Kasi pag sa may city tayo, walang ganun mga kalabaw. Pero dito may kalabaw. Kaya enjoy ako sa ginawa ko. Sa pag-drive ng kalabaw, kahit kanina medyo sablay nga lang. Sablay lang kanina yung aking pag-drive ng kalabaw. Kasi imbis na aking pitikin pa kanan, kumaliwa siya. Pero hindi ko nakaslanan yun eh. Kaslahan na yun ang kalabaw. Baka malay mo yung kalabaw niya, matigas ang ulo. Bata pa lang eh, hindi nakikinig sa kanyang magulang. Kaya imbis na pumitik papuntang kanan, pumuntang kaliwa, baka kaliwete yung kalabaw. So yun po, salamat sa panonood ng vlogs na ito. Hanggang sa muli ulit. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagod.